So, what's up mga kabiking? At nandito ulit tayo upang magbigay ng templada. At ang ituturo naman ngayon natin mga kabiking ay ang egg cracker. Ito, ito siya mga kabiking. Ang ituturo natin ngayon. At siyempre mga kabiking, shout out kay Chua Pia. Ayan. At siyempre, shout out din sa Bliss Kapamilya Group. Ayan, kahit nag-live na ako dyan. Shout out dyan. At siyempre, sina Kambal ng Bacoor Cavite, shout out ulit. At sa Tita Rizal, shout out sa iyo dyan ate. Ayan. At siyempre, meron na naman tayo ulit na ituturo ngayon mga kabiking. At yan yung mga nagawa na natin. At siyempre mga kabiking, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay pwede mo nang pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong i-upload na video gaya nito mga kabiking. Kaya ano pang iniintay natin mga kabiking? Simulan na natin to. Mga kabiking, ayan ang ating mga ingredients sa gagawin nating egg cracker. Ayan. Tingnan nyo muna mga kabiking bago natin siya masahin o kaya sabihin. Ayan. At siyempre sabihin na natin yan. Meron tayong 750 grams na bread flour mga kabiking. O kaya 3/4 kilo. Ayan. Meron din tayong white sugar na 150 grams. Ayan. At meron tayong asin na 10 grams mga kabiking. Salt 10 grams. At instant yeast, ayan, 5 grams. At siyempre hindi mawawala yung amunyako natin dyan mga kabiking. Ayan, nasa 8 grams yan mga kabiking, amunyako. Yan yung sinasabi ko na mapanghi. Ayan, iwan ko kung bakit nilalagay nga yan. Dahil mapanghi nga yan mga kabiking. Ginagamit talaga yan sa mga malulutong na tinapay. At siyempre, meron tayong 4 na pirasong itlog. Ayan. Ang itlog ni Tarzan. Ayan mga kabiking. 4 na piraso. At siyempre mga kabiking, meron tayong mantika na 100 grams. At margarine na 50 grams. Babalikan lang natin yung mantika mga kabiking. 50 grams na mantika pala. At 50 grams na margarine. Ayan. Siyempre meron tayong tubig na ayan 1 1/8 kin lang yan mga kabiking. Ayan 1 1/8 kin na tubig. Ayan mga kabiking. Kaya gaya ng dati, ipapakita ko sa inyo kung paano masahin yan ng mano-mano muna. Ayan, at para mapadali tayo, sabi ko nga hindi tayo nagsusuot ng gloves dahil mahirap po magmasa ng naka-gloves mga kabiking. Kaya ang gawin lang natin, magligo tayo, hugasan natin ang ating mga kamay ng mabuti. Ayan, yun lang ang gagawin natin mga kabiking, siyempre. At ngayon, sisimulan na natin yan. Let's go! Thank you.
Ayan na kabiking, ang ating dough. Kung malambot man kabiking ay pwede kayo magbas ng iklog, kahit tatlong iklog lang. Ito ay medyo na palambot. Ayan mga kabiking. Dadagdagan ko na lang ito ng kunting harina. Ayan. At siyempre, imamakin na natin ito mga kabiking, ganyan ang dati. At sabi ko nga, mag-ingat sa paggamit ng dough roller. Ayan. Tara, imakin na natin. Ito mga kabiking, bali papanipisin natin siya ng kasing nipis ng coin. Ayan. Kasing nipis ng barya. Ayan mga kabiking. Hindi ko lang may pakita sa inyo ng maayos itong pagmamakina dahil wala nga akong taga-video. Hindi ko lang mabuti mga kabiking. Ganito na mga kabiking, papanipisin na natin siya. Kabiking, yun lang sa kanipis. Ayan. Kasing nibis ng 5 piso. Ayan, papalukaran pa natin siya. Kailangan ko chili yung gamitin nyo mga kabiking pag-cut. Pakita ko muna sa inyo, ganyan. Ganyan siya. Para magkaroon kayo ng idea mga kabiking. Siyempre, i-rest natin ito sa isang oras bago natin siya iluluto sa mainit na tubig. At siyempre, hindi pa doon natatapos. Ibipik pa natin ito sa oven. Ayan. Kaya mamaya ay papakita ko sa inyo mga kabiking yung pagluluto. So,
Ayan mga kabiking, bali nagpapakaluro na tayo ng tubig sa may kawali. At iluluto muna natin yan sa kumukulong tubig mga kabiking at saka natin siya ibibake. Ayan. At tara, ipapakita ko sa inyo kung paano yan lutuin sa tubig na kumukulo. Let's go! Ayan mga kabiking, at mainit-init na yan. Lalagay natin to. Ayan. So ayan mga kabiking, tuntunti na siyang lumulobo. Nagiging literacy na siya. Ayan. Ayan mga kabiking, bali ganyan lang siya mga kabiking. Hindi dapat magtagal yan sa kawali. Ayan. Basta pag lumuyo ko na siya ay hanguin nyo na. Ayan yung itsura niya pag nalublob yan sa tubig. Ayan, bali iluluto naman natin yan sa oven. Ayan. Para maging toasted o kaya tosta, maging crunchy. Ito naman mga kabiking, ganyan ang itsura kasi napabayaan ko yan. Nagluluto pa kasi ako. Yun ang mahirap mga kabiking pag may ginagawa ka at iisa lang yung katawan mo. Ayan. Pero okay lang yan mga kabiking kasi magiging tinapay pa rin yan. Ay mga kabiking, kaya isasalang na natin yan sa oven mga kabiking. At sinalang na natin siya. Sabi ko nga sa inyo, pinagsasabay ko ang paglalaga niyan sa pagluluto ng buns. Kaya napabayaan yung nauna natin sinalang sa kwan. Kaya ganun ang itsura. Ayan, dapat hindi yan magtagal sa tubing mga kabiking. Ayan. Kaya mamaya, papakita ko sa inyo ang finished product. So, ayan mga kabiking, ang luto ng ating egg cracker. Ayan. Sabi ko nga sa inyo mga kabiking, huwag niyong ganong ilubok sa mainit na tubig. Ayan, yung itsura niya, yung napabayaan ko kanina. Ayan. May posibilidad kasi mga kabiking, pag nababad yan sa mainit na tubig ay may posibilidad na magiging kamukha nyo siya. Magiging kamukha nyo. Kaya ang gagawin mga kabiking, pag mainit na yung tubig ay kunting kon lang at hanguin agad. Huwag natin ibababad para hindi ganyan ang itsura niya. Ayan. At kung gusto niyo pang maging malutong yan mga kabiking, pagkatapos niyo magluto, ay pwede nyo namang iwan yan sa oven para matusta. Pero ito mga kabiking, babalot natin to. Ayan. So ayan, babalutin na natin siya. Ayan, kabiking. Hindi mo na yung sa 6 na piraso ay 10 piso.